Sa pag-uumpisa nga po ng unang laro ng Los Angeles Lakers sa preseason ay mawawalan nga po agad sila dito ng halos apat na manlalaro. Bakit kaya? Sino-sino kaya ito? Yan nga ang ating aalamin ngayon dito sa ating unang video. Pero bago nga yan mga idol, ay dediretso muna tayo sa balitang tuloy pa rin ng trade kay Kyrie Irving. At ang balitang minalas agad ngayon ang team ng Utah Jazz. Kaya tara, simulan na natin to mga idol. Hanggang ngayon nga po ay hindi pa rin matapos-tapos ang problema ng Brooklyn Nets sa kanilang superstar na si Kyrie Irving. Kaya nagbigay na rin nga po dito ng opinion ang ilan sa mga executive ng liga. Base nga po sa inilabas na balita ni Jake Fisher ng The Athletic, alam naman nga daw natin na napakalakas ng personalidad ni Kyrie Irving at expected na nga po na magkakaproblema ang kanilang team sa kanya na maaari nga daw pong magresulta sa isang trade. Yes mga idol, ayon nga po sa inahiyag ng isang NBA executive, maaari nga pong maging rason ang pinapakitang attitude ngayon ni Kyrie Irving upang i-trade siya ng Brooklyn papunta sa ibang team. Hindi nga daw po nito ipinaparamdam na mahal niya ang kanyang prangkisa. Siyempre, may isa nga daw pong executive ang nagsabing pwede nga daw pong matuloy ang pag-trade nila kay Kyrie Irving kapalit si Ben Simmons. Pero sadyang tutol lamang nga daw po dito ang kanilang superstar na si Kevin Durant na siyang mismong dahilan bakit hindi basta-bastang nakakagawa ng sariling desisyon ang kanilang prangkisa para masolusyonan ang kanilang malaking problema kay Kyrie Irving. Sa pangalawang story naman tayo, kahit man nga po hindi pa naman uumpisa ng season para sa itinuturing na best team last season na Utah Jazz, ay nagkakaroon na nga po agad sila ng mga suliranin sa kanilang team. At isa nga po dito ay ang nilabas na balita na hindi makakasama sa kanilang lineup ang kanilang veteranong player na si Rudy Gay. Well, isa nga po sana si Rudy Gay sa kanilang mga manlalaro na makakapag-ambag ng malaki sa kanilang mga laro sa pag-a-average nito last season ng 11.4 points per game sa kanyang 38% shooting. Ngunit, maghihintay muna nga daw sila ng marami-rami pang araw bago siya makasama sa kanilang lineup kasunod ng balitang nagre-recover pa rin nga daw po ito sa natamo nitong injury sa kanyang paa. Kaya inaasahan nga po na hindi siya makakapag-participate sa kanilang training camp at maging sa kanilang mga laro sa preseason. Pero malaki rin naman nga po ang kanilang tiwala na makakabalik agad ito sa pagsisimula ng kanilang regular season. Bukod rin naman nga po kay Rudy Gay ay may tinatamo rin nga pong injury ngayon ang kanilang shooter na si Bojan Bogdanovic sa kanyang balikat. Kaya mukhang minamalas nga talaga agad ang Utah Jazz sa pagpasok nila sa kanilang bagong kampanya. Sa panghuling story naman tayo, magsisimula na nga po sa susunod na linggo ang preseason para sa Los Angeles Lakers sa tuumpisan nga po nila ito sa kanilang laro laban sa kanilang karibal na Brooklyn Nets. Ngunit mukhang hindi muna nga daw po ito siseryosohin ng kanilang team matapos lumabas ang balitang hindi dito maglalaro ang apat na kanilang o apat sa kanilang mahalagang manlalaro. Yes mga idol, hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig. Mawawalan nga po ng apat na players ang Los Angeles Lakers sa kanilang unang preseason game kontra sa team ng Brooklyn Nets. At ito nga po ay kinabibilangan ni LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook at si Trevor Ariza na napabalitang may iniinda ngayon sa kanyang binte. Ayon rin nga po sa inilahad ng kanilang head coach na si Coach Frank Vogel, makakasama rin naman nga daw po sa kanilang laban si Anthony Davis, ngunit paglalaroin lamang nga po nila ito sa first quarter. Kaya sa inaasahan nga pong pagkawala ng ilan sa kanilang mga veterano ay siguradong magpapakitang gilas dito ang kanilang mga batang players na si Talen Horton-Tucker, Malik Monk, Kendrick Nunn at si Austin Reeves. So, yun lang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayong araw dito sa akin channel ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa NBA. Bisitahin, i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lang mga idol, maraming salamat nga pala sa lahat nang laging nanonood diyan.